wala siyang malapalasyong tahanan at hindi siya nagturo ng Huwebes na abuluyan. Kung ang ating Panginoong Jesus ang kinatuparan sa Juan 10:11 at hindi ang ipinakikilalang subong mga araldao ng Iglesia ni Cristo, eh saan nga kaya kumuha ng karapatan bilang pastor ng kanyang iglesia si Felix Manalo? Ano nga bang patotoo na hindi nga siya ni ang kanyang anak na si Ginoong Eranio Manalo ang kinatuparan ng nasa ating hula dahil sa mga sumusunod pang mga kadahilanan? Una, si Felix Manalo ay sumunod sa Hapon noong panahon ng digma, kung kaya't isinali niya ang karapatan ng pamamahala sa buong iglesia sa isang nangangalang Prudencio Vasquez. Inyong panoorin at basahin. Maliwanag ang ibinigay na dahilan kung bakit nagpapalit si Manalo bilang tagapamahala ng kanyang iglesia kay Prudencio Vasquez, dahil iyon daw ang gusto ng Hapon at makapangyarihan daw kasi ang mga ito sa ating bayan, kaya dapat silang sumunod. Hindi po ba maliwanag na magkaiba ang prinsipyo ng Panginoong Jesucristo at ni Felix Manalo na umaangkin sa kanyang kahalalan? Si Kristo'y hindi natakot hanggang kamatayan, ngunit si Manalo'y sumunod sa Hapon. Ikalawang dahilan na sila ngay magkaiba, si Kristo'y naging parang tupa sa patayan at hindi na nakit ng sino mang tao. Ngunit ang turo ng Iglesia ni Kristo, siya raw ay nanghambalos. Panoorin ang manggagawa ni Manalo. O kapatid na Michael, sabi nung saan daw mababasa yung ibong magdaragok? Opo, dahil sa sinasabing ibong magdaragok, meron ba kayo sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoon sa Kristo yung ginagok. Ano pong ginawa niya noong? Paano kung nasa nung papasya? Ang dami itong punong palamura doon sa Juan, di ba kapitulo 2 ng Juan? Hinambalos pala ng Panginoon sa Kristo yung mga lumapastangan sa templo ng Panginoong Diyos. Ang isa pang dahilan ng malaking pagkakaiba ng Panginoong Jesus, siya ay lumalaban noong kanyang kapanahunan ng debate, taliwas naman sa puno ng Iglesia ni Kristo ngayon, na di umano, minsan man ay hindi ito lumaban ng debate, sa makatwid bagay, hindi man lang ipinagtanggol ng katuwiranan ang kanyang mga tupa at iniaasa ang pagtatanggol sa kanyang mga swelduhang manggagawa. Panoorin. Ito eh, batay sa record, wala ho kasi record na si Ginoong Eranio Manalo at maging si Ginoong Eduardo Manalo ay humarap man lang sa isang debate. Ito eh, batay sa record, wala ho kasi record na si Ginoong Eranio Manalo at maging si Ginoong Eduardo Manalo ay humarap man lang sa isang debate. Kay Plaza yan, kay TV yan, wala silang karanasan tungkol dyan. Talaga? Oh. Eh kung yun ang mga makaranasan nilang ministro eh, hindi makaharap kay kapatid ni Eli Soriano eh. Eh di lalo nang naliwan ang karanasan kapatid ni Diyosen. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo mabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwalay. Masakit na sakit na, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong-buo na katotohanan eh, nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Siguro, ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ay na niyang pagsilbihan ng totoo. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Siguro, ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ay na niyang pagsilbihan ng totoo. Pagkatapos nating matiyak na hindi nga maaaring maging si Felix Manalo ang isang pastor, kundi ito ay ang Panginoong Jesus, paano nga ba naman naging pastor si Manalo ng kanyang samahan at saan siya kumuha ng kanyang karapatan? Iglesia ni Cristo, Maynila, Disyembre 1918.
buhay at kapayapaan. Ginoo, mapitaga naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat sanhi ng 5th taong buhay ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo sa tungkuling pagkapastor at pagpamahala ng Iglesia. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan na ang kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Sarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano, Rocky Bautista. Maliwanag na hindi nga si Felix Manalo ang isang pastor na sinasabi ni San Juan sa Biblia, kundi ang kanyang pagiging pastor ay bunga lamang ng pagpapatong sa kanya ng kamay ng mga pastor ng iba't ibang iglesyang protestante. At ito ay ginawad sa kanya noong 1918 sa City Gloria, Maynila. Patay na rin sa kanilang liham panyaya. Ngunit ang mahirap isipin at lubhang nakapagtataka ay kung bakit pagkatapos na atangan ng tungkuling pagkapastor si Ginoong Manalo ng iba't ibang pastor protestante ay ang naging pagtuturo niya hinggil sa mga taong ito ay kakaiba nang sabihin niyang ang mga ito'y dapat itakwil pati ang Iglesia Katolika at lahat ng Iglesia Protestante sapagkat di umano ito raw ay kay Satanas at sa demonyo. Nagbibiro lang kaya o sadyang nakalimutan ni Ginoong Manalo na ang sinasabi niyang mga taong nararapat itakwil dahil lahat ito'y sa demonyo ay siya rin ang mga taong nagpatong sa kanya ng kamay upang siya'y maging pastor at tagapamahala ng kanyang iglesia? Maaari naman kaya kung pahayag pa rin ni Manalo ang ating paniniwalaan na kung mga sa demonyo ang nagpatong sa kanya ng kamay, maaari naman kayang siyang pinatungan lamang ng kamay ang siyang magiging sa Diyos? At kung sinasabi pa niyang sa demonyo ang Iglesia Katolika at ang mga protestante ay kay Satanas, kaya dapat itakwil, ay bakit naman siya nagpapatong ng kamay sa mga ito? Ay alam naman pala niya na ang mga ito'y ay Satanas at sa demonyo. Hindi ba maliwanag kung gayon na ang kanyang pagiging pastor ay galing sa demonyo? At hindi ba maituturing na kawala ng utang na loob na pagkatapos ng patungan ng kamay at atangan ng karapatan ay iyon na silang ipatakwil? Magandang gabi po. Ito pong muli si Brother Danny Novales na nagsasabing atin muna pong pakasuriin ang bagay na ating paniniwalaan nang hindi tayo mahulog sa kapahamakan. Maraming salamat. Hanggang sa muli po nating pagtatanghal dito sa Weirdong Doctrine. Po ang ating naitampo ngayong gabi, kapatid na Luz. Ano masasabi mo dun sa ating naitampo ngayong gabi? Ukol dun sa ikalawang bahagi po nung inaangkin na isang kahalalan di umano ng puno ng Iglesia ni Cristo na si Ginoong Felix Manalo na siya daw di umano yung kinatuparan doon sa Juan 10:16 na kung saan meron tinutukoy doon na isang pastor na binabanggit ang Panginoong Jesus. Pero nagkaroon ng mga maraming alinlang at hindi maiiwasang bahid ng pagdududa doon sapagkat yung naipakita natin, magkaiba sila ng track na tinutumbo, kapatid na Luz. At ang totoo rin, naipakita din po natin, base din sa kanilang mga dokumentong ipinakalat, ang kapangyarihan pala tungkuling tinanggap ni Ginoong Felix Manalo bilang pastor at tagapamahala ng kanyang samahan, ay ito ay naging opisyal nung patungan siya ng kamay noong mga... Iba-ibang relihiyon. Oo, ayun. Sige po, at maitanong din natin kay Brother Eli Soriano yung pumbagay na yon. At paano nga ba natin talaga dapat paniwalaan na hindi si Ginoong Felix Manalo yung Jesus, kundi ang ating Panginoong Jesus? Brother Eli? Mabuti, basahin natin uli yung talata, kapatid na Dani. Opo.